Hi guys, so for today's video natin, ang ituturo namin ay kung paano natin maayos yung paper jam error. Isa din po itong paper jam error for EPSON L series model, okay? So, yung problema niya guys, at papakita namin sa inyo no, para may idea kayo. So, pag nangyari ito sa inyo, ito po yung gagawin nyo, itong tutorial na ito. So, pag inon natin yung ating printer, okay, so kung makikita nyo, sumasalpok siya, no, pakaliwa, ng mabilis. Tapos, ang mangyayari niyan, blinking all lights na siya agad, nag-error na siya, wala naman nakabara. Tapos, yung lalabas na error kasi nito sa inyong computer ay error lang. So, hindi niya sinasabi kung ano yung exact na error o kung anong nangyari sa printer niya, no. Error lang and then, possible nga may jam down na paper. So, wala naman nakabara pero nangyayari siya, no. So, ito po yung gagawin natin ngayon, yung ituturo namin sa inyo kung paano natin siya ma-fix at kung paano nyo malalaman kung saan yung may problema. Okay, so tutok lang po kayo sa video ito para sa kabuong tutorial. Okay guys, so yung error na ito ay jam error siya, no? Kasi since na yung tinutukoy niya ay dun sa kanyang encoder strip. So, tatlo po ang possible cause nito. Una, ang kanyang encoder strip, maaring palyado or faulty na, or kaya naman hindi nakabit ng maayos dun sa kanyang timing sensor. Okay, so yung pangalawa naman ay yung kanyang timing sensor. So, possible, baka sira na rin, hindi na gumagana, ano? Hindi na nagpo-work. So, yung pangatlong possible cause niya ay yung kanyang flex cable. Okay? So, patayin natin muna guys para makita niyo. So, yung sinasabi namin flex cable ay ito po. So, yan yung mga possible cause. Okay? So, ngayon, ang gagawin natin dito, need nga natin siya baklasin or i-open kasi pag hindi natin ginawa yun, hindi natin maayos yung ating printer. Okay? So, ang gawin natin guys, i-open natin siya. So, unplug muna natin, syempre, yung lahat ng kanyang mga wiring sa nasa likod. So, kung wala pa po kayong idea kung paano po baklasin yung ganitong model, EPSON L210 po yung gamit natin, meron kaming tutorial po, no? Dito pa rin sa aming channel, so pwede nyo i-check po sa ibang video namin. Okay, so kung halimbawa naman ay yung model ng inyong printer ay EPSON L220, kaya L365, 360, so any L series na 3-digit number pa pwede po dito sa ating tutorial na gagawin, okay? So kahit po yung EPSON L121, EPSON L120, pa pwede po yun. So pagka ganito yung nangyayari, ano? Okay, so open natin siya. So dito may isang screw. So may ibabaw. Dahan-dahan lang guys, pag tinanggalan natin, dahan-dahan lang pag-angat sa ano, no, sa ating scanner. Kasi pag hindi nyo nilalayan po dito yan, pwede po yung ano, sumalpak, ay pang sasalpok siya pataas. Ano. Tapos dito, may isang screw. Tanggalin lang din natin yan. Tapos angat natin to yung kanyang cover sa loob. So mabilis lang tanggalin yan, basta unahin nyo lang dito sa may left side. Ano mo? So, pag matanggal nyo na yan, next ay yung kanyang scanner flex. Tatanggalin natin sa may left side. Dito po, ano? So, atahin nyo lang, malabas. Tapos, ihangat nyo yung scanner. Dandahan. Tapos, pakaliwa. Okay, so, pakaliwa, ano? Okay, so, matanggal natin kanyang scanner. So, yung next naman na gagawin natin ay yung kanyang left side cover. So, may isang screw po dito yan. Okay, so pag natanggal nyo na, dito sa kanyang baba, may dalawang lock lang po yan dito sa may gawing kaliwa at kanan, no, dalawa. Tapos, alalayon din pa dito kasi sumasabit po.
So, ganun lang guys. Minus lang na maliit. Tapos, isa sa ibabaw pala. Dito. May arrow yan guys kung saan banda yung lock. So, matutunan nyo ulit yan. Akin yan ha. Yan. Okay. Kung sa L120, pag nangyari ito, ganito din yung gagawin nyo na. Mas mabilis nga lang yun kasi syempre yung 120 yung taas lang cover niya, tapos lilitaw na agad yung loob. Okay, so ito guys, ang titignan na natin ulit, makakamang idea kayo. Saksak natin sya, ano yung sinasabi natin. Okay, ayan ano, ayan sya. So, una guys, ang gagawin natin, patayin muna natin ulit, check natin syempre yung kanyang folder. So, mag-check nyo naman sa kanyang gawing gilid. Dito lang. So, kung nakasalpak po ba yan sa loob, yung inyong encoder strip, ibig sabihin nyo, hindi dyan ang problema. Tapos, second, tingnan nyo yung physical appearance sa encoder nyo, kung meron bang mga faded. Okay, so, alam nyo yan, mabubura sya. Itsura nya parang nabubura. So, dapat dark gray po yan, or parang basta hindi siya ganun, hindi siya transparent siya, pero hindi ganun ka-transparent. Pag nakita nyo yung transparent to transparent, ang simburado po yun. So, possible yung problema. So, pag nakita nyo naman, okay naman, walang problema dyan sa encoder strip. Yung next ay yung kanyang flex cable. So, sa ating kasi, sa physical appearance pala, makikita na natin, may mga ngat-ngat. Ano. So, ito na yung pinaka-suspect natin na possible na may problema, no? So, ngayon, ang gagawin natin, try natin palitan siya. Okay? So, hindi muna natin, guys, i-check yung kanyang timing sensor, yung kinakapit na punta yung code strip, since na hindi pa naman natin malalaman kung doon talaga ang problema. No? So, second na i-check natin ay yung kanyang flex cable. So, magpapalit po tayo niyan. So, kung kailangan yung palitan, guys, may nabibili naman ng ganito, flex cable, sa Shopee or Lazada. Pwede nyong ipang replace dito ng pamalit. So, palitan muna natin siya guys, since na may mga ngat-ngat ngayong dito sa kanya, no? So, pwede yan po ang problema. Yan. Gaya niya, may hiwa dito. Ay, kita niya, no? So, tanggalin na natin siya. Pagkakabit. Yan. Dalawa lang yan sa likod. So, ito lang flex cable guys, sa maalisin nyo. So, yung pagpapalit kasi ng flex cable ay medyo matrabaho, no? Kasi lahat po yan, babaklasin nyo kung tutusin. Yung talaga yung pinaka paraan. Pero yung gagawin natin na ituturo namin sa inyo ay yung pinakamabilis na kung paano nyo makakabit kung papalitan yung flex cable, ano? So, palitan natin sya. Alisin natin yung side cover ng carriage. Flex cable, ano, sa head. Okay. Tapos, yan. Pag nahatanggan nyo na yung sa head, packin na lang dito. Dito, yan. Okay. Tanggal na siya. So, alisin natin siya dito sa kanyang holder, ano. Para maalis natin yan, may lock po yan. Ito lang yung lock nyo, no. So, pupush mo lang po sa likod, guys. Yan. Tapos, tulak pa kanan. Yan. Tatanggal na siya. Okay. Okay. Tingnan natin guys yung ating flex, yan, no? Flex cable nya, no? So makikita nyo may mga ngat-ngat nga ng dagat, yan, no? Ang ngat-ngat ng mga bugbit, maliliit. Okay, kung makikita natin nandito, ano, dami. Okay, so ipapalit natin ito po. Kahit yung mga gamit na guys ay ganyan, basta kung alam nyo naman na buhong din nya, pwede nyo i-tester, pwede na po yun, hindi na bago, no? So, palitan natin siya. So, tanggalin natin muna to sa kanyang mamaya, no? Tanggalin natin mamaya sa kanyang ano, kagaya. So, bago nyo guys, ito kasi kailangan natin ito ulit. Ilipat natin sa bago ipapalit natin, ano? Pero bago nyo ikabit to, kabit nyo muna yung flex cable na ipapalit nyo sa carriage, sa timing sensor, ano? So, ito kasing ituturo ko, ito yung mabilis na parang hindi nyo nababaklasin lahat. Okay.
So gawin nyo guys, lapit nyo na yung carriage dito sa may pinaka left side, ano? Tapos hanapin nyo po ito. So ito yung kasaksakan ng sa head. Ito kasi yun guys eh. Ito yung saksakan sa print head. Ito yung sasaksakan sa timing sensor. So sure nyo lang na walang dumi, walang bend. Pinakanyang pin, ano? Wala po dapat bend yan guys. Okay, walang dumi. So ito yung sa timing sensor. Yung timing sensor po kasi yung kasama kapit yung powder strip niya, no, sa likod. Okay. So, gawin nyo guys, ganito lang po. Dulo nyo yung carriage. Tapos kailangan nyo lang ng long nose. Ayan. Okay. So ikakabit nyo lang po siya sa timing sensor. So, yan, ano. Kung makikita nyo, ayan po yung puti na yan. Yan po yung timing sensor po. Ko lang guys ha. Ito, ito po yun. Puti na yung nakasaksakan na to. Ayan, makikita nyo. Ito po yung timing sensor. So, dyan natin siya ikakabit dapat guys. So, kaya kailangan nyo din ng long nose para maikabit po natin siya, no? So, nandito lang po gagawin nyo. Tapos, ayan, bilis lang siya guys. Pagkaganyan ng paraan. Kaysa baklasin mo siya lahat, lalo na kung hindi nyo kabisado, no? Ayun, nakabit ko na siya agad. Ganun lang kabilis. Lalo na kung hindi nyo kabisado, mahirapan kayo. Kasi pati itong CIS kit, matatanggal din yan, eh. Kasi alisin nyo ngayong mga cartridge. So, baka pag binalik nyo, magkaroon pa kayo ng ibang problema pagkabalik. So, ganito na lang gawin nyo kung kaya naman. So, para mapasok nyo to dyan, ikot nyo lang siyang paganyan, guys. Lumit lang sa butas mo. Tapos, pag ganyan na, napasok na, sabay nyo na. Okay, sabay nyo na tulak sa carrier. Sa carriage nyo. Ayan. Okay, so kung nasusundan nyo guys, ganun lang po. Ayan. Tapos, tandaan nyo lang guys kung paano nyo din tinanggal yung dating flex para alam nyo kung paano siya ikabit, ano. Kung paano yung tsura nya, hindi lang yung tanggal lang tayo ng tanggal. So, sabit natin dito. Dito, ano. Yung maliit na flex. Yan. So, dapat ganyan yan guys. Okay. So, kung makikita nyo, yun dapat siya. Tapos kabit natin sa head. Okay, so ingat lang guys na hindi mag-bend yung mga flex, ano. Tapos yan, pakin natin yung side cover na. So pagka na ganyan na guys, na-lock na, saka na natin tanggal dito. Sa liman, yung kanyang holder. Sinadya natin na wag mo nang ilagay kasi hindi natin siya makapasok dito sa butas. Ito, kasi malaki ito eh. Ayan, tinanggal na natin. Saka natin siya lilipat dito, ano. Kasi hindi kakasya guys, kaya hindi muna natin siya pinakabit kanina. So, ilagay nyo na lang ulit. Basta tandaan nyo lang po kung paano nyo tinatanggal. Para may idea kayo sa pagbalik. Okay na, pasok na lang natin sa butas, dahan-dahan, na hindi mabend. Okay. Shoot nyo lang guys, tapos pa left side para mag-lock, ano. Lalock siya, left side. Tapos sakay natin siya ito bit. Kanyang mga kanyang port, no? Okay, ayan. So, ngayon, try muna natin guys bago natin balik yung kanyang side cover, no? So, kabit lang natin yung scanner. Try lang natin kung ma-fix ba natin yung problema. So, yung scanner muna kabit natin. Tapos ngayon, try natin kung ma-fix ba natin yung problema. Okay, so yan na.
Okay. So, yun guys. Kung makikita nyo po, naayos natin siya, no? Hindi na siya sumasalpok ng mabilisan sa pakaliwa. Okay. So, yan. Nag-initialize na po siya ng maayos. So, yun yung nakita natin problema sa kanya, yung kanyang flex cable. So, kung halimbawa naman ay hindi dito yung problema sa kanyang flex cable, maaaring sa kanyang encoder strip, ito po. Maaaring hindi nakalagay ng maayos, maaaring may faded na, o kaya naman, maaaring dun sa kanyang timing sensor, problemado na, no? So, ayan guys, kailangan lang nito ng inklo lang to pag ganitong error, no? Mawawala yan pag hinold mo yung stop. Ayan. Okay. So, nag-open siya guys. Nawala na yung error, blinking error niya. At hindi na rin siya sumasalpak pakaliwa. So, ulitin natin. Ano, i-off natin siya. Tingnan natin kung mangyayari pa ba ulit. Tapos, i-on natin. Okay, so nagawa natin siya, no? Walang naging problema na po at okay na po yung ating printer. Okay, so ganun lang guys, kabilis po, no? Kung paano natin matroubleshoot yung ating printer pagka ganun po yung ma-encounter yung problema, no? Yung sumasalpok siya pakaliwa ng mabilis. Okay, so sana nakatulong yung video namin and please click the like button po and subscribe po sa aming YouTube channel para sa mas marami pa pong video tutorials. Thank you po for watching.